Sa ibang balita, emosyonal na humarap sa GMA News ang isang opisyal ng New Bilibid Prison. Dahil daw sa mga alegasyon ng droga at korupsyon sa Bilibid, sila at ang kanilang pamilya ang naiipit. At nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Umaapila ang mga tauhan ng Bureau of Corrections kay Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalala na agad ang mga opisyal at prison guard na sinasabing kabilang sa matrix ng illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Emosyonal na humarap sa GMA News ang hepe ng External Affairs Division ng NBP. Isa raw siya sa maraming empleyado ng Bilibid na nag-file ng report kay Bucor OIC Rolando Asuncion matapos na makaranas ng discrimination ang kanilang pamilya at mabully ang anak sa eskwelahan. I cried. Kasi, masakit para sa amin yon. Nagserbisyo kami ng maayos, nagtrabaho kami. Yung anak ko na engineering student, is binuli siya kung mga sana source of kung mga pinag ano nga siya na sinabi na, di ba taga Bilibid ka, taga Bureau of Corrections ang magulang mo, sabi niya, di kung taga doon siya, di corrupt din yung magulang mo. Handa raw ang Bureau of Corrections na ilutang ang kanilang mga tauhang mababanggit sa ibubunyag ng Pangulo para linisin ang ahensyang ito, pati na ang hindi mamatay-matay na issue na di umano'y mayroon daw lutuan ng shabu sa Bilibid. Wala pong lutuan ng shabu sa loob. Sapagkat isang indicator dito, kung meron man, no, ito po ay unang-una maaamoy natin yan. Malaki na raw ang pagbabago sa Bilibid mula noong pumasok na ang PNP Special Action Force. Wala na raw nakakagamit ng cellphone para makapagtransaksyon ng illegal na droga sa labas ng kulungan dahil wala nang signal ng telepono at bantay-sarado na ang signal jammer. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.